Tutulak na bukas patungong Vladivostok sa Russia si Pangulong Noynoy Aquino kasama ang kanyang delegasyon para sa summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC. Inaasahang makakapulong ng Pangulo ang mga leader mula sa Singapore, Vietnam at Chile. Pero ang bilateral meeting ng Pangulo kay Chinese President Hu Jintao para mapag-usapan ang sigalot sa West Philippine Sea, hindi pa tiyak kung matutuloy. My report si Sandra Aguinaldo. Dahil 21 leader ng mga bansa ang darating dito sa Vladivostok, Russia, mahigpit ang seguridad. Mula airport, dinala kami sa dating naval base ng Russia para ma-check ang aming mga dokumento bago bigyan ng ID. May X-ray para sa mga gamit at sasakyan. Tsaka palang makakatawid ng tulay patungo sa isla ng Rusky. Sa loob ng isang bagong gawang university, ginagawa ang mga meeting mula noong September 2. Ang Economic Leaders Meeting dadaluhan ni Pangulong Aquino. Inaasahang may one-on-one si Pangulong Aquino sa mga leader ng Singapore, Vietnam at Chile. Wala pa rin katiyakan kung tuloy ang bilateral meeting ni Pangulong Aquino kay Chinese President Hu Jintao, kung saan inaasahang mapag-uusapan ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Our problem is that do they have a formal time? Mm-hmm. No, because I think the leader of the Chinese economy is also very busy. Tingin ni Del Rosario, kung matuloy man ang meeting, malabong mapag-usapan ang Luneta hostage crisis, taliwas sa sinabi ni Hong Kong Chief Executive Leung Chun Ying. Hindi naman daw dadalo sa APEC ang pinuno ng Hong Kong. At sa palagay ni Del Rosario, malabong banggitin ito ni President Hu Jintao kay Pangulong Aquino. Pero hindi lang si Pangulong Aquino at ang delegasyon ng Pilipinas ang kinakailangang magpakitang gilas dito sa APEC Summit. 72 Pilipinong hotel staff mula sa Cebu City ang narito ngayon para tumulong sa mga hotel. Natutuluyan ng libo-libong delegado at mga miyembro ng media. Gusto raw nilang mag-iwan ang magandang imahe ng mga Pilipino kahit pa sa September 11 ay babalik na sila sa ating bansa. Kailangan sa araw-araw na pagtrabaho namin dapat ipinakita namin lahat kung anong dapat ipakita ng bawat Pinoy na yung pagiging responsable tsaka yung masipag, pagmasipag at tsaka yung hospitality natin ng mga Filipinos. Puring-puringan ng mga dayuhang katrabaho ang mga Pinoy. We're happy and satisfied with service which provided Philippines. So hope maybe we will go back to Philippines after this summit and continue sharing experience. Ang Vladivostok ay pinapakilala ng Russia bilang gateway to Asia. Dahil sa lapit nito sa Pilipinas, tinitingnan ito ng ating gobyerno bilang isang bagong merkado para sa ating mga negosyante. Pwede raw ibenta rito ang mga saging at maging mga muebles mula sa Pilipinas. Favorite destination? Boracay, Palawan, Bohol, and Camsur. Sandra Aguinaldo, GMA News.